Magandang araw mga ka-recap. Welcome to Noypi Recap, spoilers ahead. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please like, comment, and subscribe sa munting channel na ito. Maraming salamat. Isinalaysay ng buo sa pamamagitan ng mga video sa YouTube at Instagram feed, ang spree ay sumusunod sa kwento ng isang binata na nagngangalang Kurt Kunkel. Ang tanging gusto ni Kurt ay maging isang matagumpay na influencer. Sinubukan niya ang bawat trick sa libro upang makamit ang kanyang mga pangarap. Ngunit habang tinatangkilik ng iba ang daan-daang libong tagasunod, hindi man lang makuha ni Kurt ang numero ng hanggang 2 digit. Sa kalaunan, isang mapanlikhang ideya ang tumama sa kanya. Kung ang kanyang panlilin lang ay hindi gagana sa oras na ito, alam ni Kurt na walang ibang makakakuha sa kanya ng gusto niya. Ang kanyang trabaho bilang isang driver para sa Spree, isang rideshare app, ay nagbibigay daan sa kanya ng isang natatanging pagkakataon. Inihahanda niya ang kanyang sasakyan gamit ang mga kamera na nakamount sa paraang magbigay ng kumpletong view ng loob ng sasakyan sa kanyang audience. Pagkatapos, sinimulan niya ang isang live stream kung saan sinusundo niya ang mga pasahero, nilalason sila sa pamamagitan ng ilang spike na tubig, at pagkatapos ay pinapatay sila. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa harap ng kamera. Habang lumilipas ang araw, mas nagiging mapanlikha ang mga pagpatay, at mas nagiging sabik si Kurt na makakuha ng mas malawak na audience. Sa kabila ng lahat ng mga pagpatay at karahasan, nagawa ni Kurt na hindi mapansin ng mga tagapagpatupad ng batas. Karamihan sa mga taong nanunood sa kanya ng live ay naniniwala na ang lahat ay isang gawa. Gayunpaman, nagiging seryoso ang mga bagay pagkatapos makapasok si DJ Uno sa kotse ni Kurt. Huminto sila para kumuha ng tacos at habang wala si Kurt, umiinom si Uno ng tubig mula sa isa sa kanyang mga spike na bote. Ang isang pares ng mga pulis ay naging kainahinala kay Kurt habang sinusubukan niyang makaalis doon. Sa gitna nito, nagising si Uno at, sa sobrang takot, binaril ang isa sa mga pulis. Hinabol siya ng ibang pulis at ginamit ni Kurt ang pagkakataon para makatakas. Siya ay hinabol sa highway at naaksidente. Bagamat mukhang nakamamatay, nakaligtas siya dito at pumunta sa stand-up act ni Jesse. Doon, natuklasan niya na nilikha ni Jesse ang kanyang aksyon sa kung gaano siya kalungkot at kaawa-awa, sinusubukang makakuha ng mga tagasunod sa pamamagitan niya, at binasag niya ang kanyang telepono sa dulo, na nagpahayag na siya ay aalis na sa social media. Samantala, isinara ang serbisyo ng Spree Ride habang patuloy na hinahanap ng mga pulis si Kurt. Nag-order siya ng GoGo at kinuha ang kotse pagkatapos patayin ang cabby. Si Jesse ay nag-order din ng isang GoGo at napagtanto lamang ng maglaon na ang kanyang driver ay si Kurt. Ipinaalala niya sa kanya ang kanilang nakaraang pakikipag-ugnayan sa umaga at nag-aalok na makipagtulungan sa kanya, na sinasabi na siya ay tungkol sa pag-ibig ngayon. Naalarma si Jesse sa kanyang mga aksyon at sinubukan niyang sakalin ito ng charger ng telepono, na humantong sa pagbangga ng sasakyan. Hinampas ni Kurt si Jesse at nawalan siya ng malay. Dinala niya siya sa kanyang tahanan at tinanong ang kanyang mga tagasunod, na lumaki ng husto, kung dapat niya itong patayin. Sakto namang nagising si Jesse at nakahanap ng paraan para kunin ang sasakyan mula kay Kurt, ngunit nabangga ito sa kanyang bahay. Sa loob, hinarap siya ng ama ni Kurt na si Chris, at nalaman na bago nagsimula si Kurt sa kanyang paglalakbay para sa araw na iyon, pinatay niya ang kanyang ina. Bago maintindihan ni Chris ang nangyayari, pinatay siya ni Kurt. Nadulas si Jesse sa kotse at nang hindi na siya makalabas ng bahay, pumasok siya sa loob, itinulak si Kurt sa dingding at tuluyang napatay. Matapos makaligtas sa nakakagulat na karanasan, nakipag-selfie si Jesse kay Kurt, sa kahilingan ng kanyang mga tagasunod. Napag-alaman na ang kanyang career trajectory ay tumaas mula doon at ngayon siya ay isang napakalaking pangalan sa Hollywood. Samantala, ang mga krimen ni Kurt ay naging publiko at habang maraming tao ang natakot sa kanyang ginawa, sa isang maliit na sulok ng internet, siya ay pinarangalan bilang isang celebrity na gusto niya noon pa man. Sa isa sa mga komento, nakita namin ang isang tao na nagtataka kung maaari silang maging susunod na Kurt Kunkel. Ang kasikatan na palaging inaasam ni Kurt ay ipinakita sa pamamagitan ng isang maliit na komunidad sa mga subreddits at Tumblr account. Ang lawak ng kanyang katanyagan ay ganap na natuklasan ng ibunyag na ang pelikulang pinapanood namin ay talagang isang compilation na ginawa ng isa sa mga tagahanga ni Kurt.
May nagukay sa kanyang mga nakaraang video na tumutuon sa kanyang paglalakbay mula sa isang walang tao na may solong digit na mga tagasunod hanggang sa isang internet celebrity na nag-crack ng code ng pagiging sikat. Makatwiran din ito kung bakit ang bawat frame ng pelikula ay isang uri ng feed sa internet. Ito ay alinman sa Instagram live stream o ilang video mula sa YouTube video channel ni Kurt. So, sumikat ba si Kurt, isang napakalaking influencer na lagi niyang gustong maging? Oo, nakukuha niya kung ano ang gusto niya at sa paggawa nito, binibigyan din niya ng daan ang ibang tao, na desperado na makuha ang bilang ng kanilang mga tagasunod, na subukan ang isang bagay na tulad nito, gaano man ito kasuklam-suklam o karumal-dumal, kung gusto nila. Para mapansin sa mundong ito, nag-iiwan siya ng madugong legacy para kunin ang kanyang mga tagasunod. Maraming salamat sa panunood hanggang sa huli. Hanggang sa muli, Palom.